Ang ibabahagi ko naman sa video ito kung paano gumawa ng toge. Ang kailangan natin sa paggawa ng toge, munggo. Ang dapat naman natin gawin sa paggawa ng toge, kunin lang natin yung munggo. At ibabad natin ito sa tubig ng 12 hanggang 24 oras. Haluin lang natin ng bagyo para lumubog lahat ng munggo. Pagkaraan ng 24 oras, ganito na siya. Makikita nyo na merong bula. Nagpapaiwatig na buhay yung munggo. Pagkaraan ng 24 oras, tanggalin natin yung tubig. Kapag tinanggal nyo yung tubig, makikita nyo tumaba na yung mga munggo. At bumibitak na rin. Kapag nababad na ang munggo, magsisimula na rin yung sumibol. Para naman tuloy-tuloy ang kanyang pagtubo, kailangan natin ng tela na kanyang pagpapatubuan. Ang ginamit ko namang tela, kuting t-shirt na hindi na ginagamit. Kailangan din ng tray na kanyang pagpapatungan. Ilatag lang natin mabuti yung tela sa tray. Saka natin ngayon ilagay yung munggo. Para mas mabilis ang pagtubo ng munggo, mainam kung nakalatag na mabuti yung munggo. Kapag may sobra, gumawa pa kayo ng isa. Saka natin ngayon ilagay sa madilim at malamig na lugar. Ang napili ko naman paglagyan dito sa washing machine. Pagkatapos ng isang araw, tingnan naman natin ngayon. Ganito na magiging itsura niya pagkalipas ng isang araw kung mayroon nang lumalabas na ugat. Bago natin ibalik, basahin uli natin. Panatilihin natin itong basa. Kung maaari, basahin natin ito ng umaga at hapon para mabilis siyang tumubo. Kahit huwag na natin buksan kung babasahin natin. Kaya ko lang binuksan para makita natin kung ano na itsura niya. Saka naman natin ibalik sa washing machine. Pagkaraan ng 2 araw, ganito na itsura niya. Halos pwede nang linisin at lutuin. Pagdating ng 3 araw, ganito na itsura niya. Kung yung pang 2 araw pa lang pwede niyang lutuin, mas lalo itong pang 3 araw na. Dahil labutan ako ng 24 kaya hindi ko muna niluto. Nung 25 naman, Christmas, maraming pagkain, hindi ko na naman naluto. Nung 26 naman, meron ako napuntang Christmas program kaya hindi ko na naman naluto. Kaya December 27 ko na ito naluto, baling umabot siya ng 6 na araw. Tamang-tama na pagkatapos ng mga karne at mga matamis, gulay naman. Maganda pa rin naman itong iluto kahit 7 days na. Kahit nakalabas na ibang mga dahon. Dito na po nagtatapos yung video natin, sana mayroon po kayo natutunan. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag niyong kalimutan taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell. Para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Marapong salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon. At Merry Christmas po sa ating lahat.